Okay, ngayon, punta na tayo dun sa inaabangan natin. Ano inaabangan natin? Malaman natin kung paano mag-compute ng book value per share. No? Kasi iisa lang naman ang posibleng itanong sa problem, no? Ano ba? Or magkano ba ang book value per share? So, ang process ng pagsasagot natin ng book value per share ay nakadepende sa sitwasyon or scenario na ibibigay sa atin ng problem, no? At meron tayong tatlong possible scenario na kung saan, ang first scenario, si company meron lang siyang puro ordinary shares lang. Ngayon, ang pangalawang scenario, si company, meron siyang ordinary shares, tapos meron pa siyang preference shares. Tapos yung preference shares niya ay non-participating or non-participating. At ang panghuling scenario, ang pinakamahirap sa lahat, si company meron siyang dalawang class ng share. May ordinary siya, meron din siyang preference. This time, yung preference shares niya ay participating. So, sa mga problems na aking na-observe, itong tatlong scenario lang na to ang kadalasan lumalabas sa problem, no? Ngayon, nakadepende dyan kung ano yung formula na gagamitin natin sa pag-compute ng book value per share. Kuha. Okay, so kung for ordinary, may formula 1 tayo. Ganito natin siya kukumputin. Kung ang scenario natin ay may preference na non-participating, gagamitin natin yung formula number 2. At ang last scenario natin, at kung si company meron siyang preference na participating, gagamitin natin yung formula number 3. So, kuha. So, meron tayong tatlong formula. Nakadepende sa scenario, kung ano mula sa tatlong formula na yon ang gagamitin natin. So, inarrange natin siya mula sa pinakamadali, susunod na mahirap, at sa pinakamahirap. So, unahin natin, paano kapag si company meron lang siyang puro ordinary shares, tapos wala siya ni isang perasong preference shares, paano mo kukumpitin ang book value per share? Okay, so first step, meron tayong tatlong step, guys, para kumpitin ang book value per share na kung saan puro ordinary lang. Kuha. So, unang step mo dyan, kukumpitin mo. Kumpitin mo muna ang total shareholders equity. Kuha. Ang pag-compute ng total shareholders equity ay napag-usapan or mapag-uusapan natin siya mula doon sa tinatawag natin na composition topic. Ngayon, kung nakalimutan mo na kung paano mag-compute ng total shareholders equity, pwede mo siyang balikan natin, pwede mo siyang balikan mula doon sa ating notes, no? Sa ating notes sa na mayroong subtopic na pangalan na composition of shareholders equity. Kuha. Kaya lang, kapag mag-compute ka ng total shareholders equity, kailangan mong i-exclude sa computation mo yung subscription receivable. Diba ang subscription receivable, part siya ng equity mo? Yes, part siya ng equity mo. Kaya lang, kailan siya hindi magiging part? Kapag ang subscription receivable mo ay collectible na within 12 months. Kapag ang subscription receivable collectible mo within 12 months, excluded siya, tama. Kasi ang treatment mo sa kanya ay current asset. Ngayon, kapag for the purpose of computing book value per share, ano na nga ang assumption natin? Si company magsasara na. Malapit na siyang magsara. Kaya lang, bago siya magsara, anong gagawin niya sa kanyang mga assets? Ililiquidate. Magiging cash. So, ang assumption dito, bago magsara si company, makokolekta niya na yung subscription receivable niya. Ibig sabihin, malapit na siyang magsara. Malapit na rin niyang makolekta ang subscription receivable. Kaya ang treatment mo sa subscription receivable, for the purpose of book value per share, ang treatment mo sa kanya ay current asset. Always yan ha. Ulit-ulit. As a rule, ang subscription receivable, kapag silent, shareholders equity. Ang assumption, collectible beyond 1 year. Exception to the rule, kapag book value per share ang ating kinocompute, na kung saan may assumption tayo, si company magsasara, malapit na siyang magsara, pero bago siya makapagsara, ang subscription receivable niya, malapit niya na rin makolekta. Kaya kuha. Okay, ngayon, paano mo nang compute ng total equity? So, meron tayong, kung maaalala mo, meron tayong apat na grupo sa pag-compute ng equity. First group is the legal capital.
Second group is the share premium. Third group is the retained earnings. Fourth group is the OCI items. And the last group is the contra accounts. Ngayon, para makuha mo ang step 1, ito yung i-observe mo. Given ba ang total equity or hindi given ang total equity? Given or not given? Ngayon, kapag hindi given ang total equity, kailangan mo siyang compute-in. Paano mo nang kukompute? Legal capital. Ano na nga kasama sa legal capital? Share capital ni PS ni OS. Ano pa? Subscribe share capital ni PS ni OS. Plus, share premium. Naalala mo, meron tayong 8 share premiums. Share premium excess, share premium treasury, share premium forfeited, retirement, donated cap, option, warrants, conversion option. Pag sumasamahin mo lahat yun para makuha mo ang total share premium, dagdagan mo ng retained earnings. Ano ang kasama sa yung retained earnings? URE or unappropriated, appropriated for TS, appropriated for sinking fund, appropriated for contingencies, appropriated for plant expansions. Plus the or minus, babawas plus or minus ng mga OCI items. Again, kapag ang OCI items mo ay gains, plus mo siya. Kapag ang OCI items mo ay losses, minus mo siya. Ano na nga ang mga OCI items? Unrealized gain or loss? Mula sa changes in fair value ng isang debt instrument measured at FVOCI. Ano pa? Unrealized gain or loss ng derivative designated as cash flow hedge. Ano pa? Unrealized gain or loss ng foreign currency translation. Ano pa? Unrealized gain or loss ng change mula sa change in fair value ng isang equity instrument measured at FVOCI. Ano pa? Revaluation surplus, remeasurement ng employee benefits, at changes in fair value of the financial liability due to credit risk. Okay. Tapos, babawasan mo siya nag-iisang contra equity account na treasury shares. Take note guys, huwag mong isasama sa computation mo ang subscription receivable for the book value purposes only. Yan na. Yan kapag hindi given. Ngayon, kapag ang total equity ni company given in the problem, yun na ba, yun okay na ba yun? The answer is no. Kasi mula sa total equity na kanyang binigay, kay ano pang kailangan mong gawin? I-exclude ang subscription receivable. Ngayon, paano mo i-exclude ang subscription receivable mula sa binigay niyang total shareholders equity? Plus minus, ang sagot mo dyan ay ipa-plus mo siya. Kasi ang subscription receivable, di ba contra equity yan? Kaya mina-minus niyan mula dun sa total equity. So para alisin mo yung naka-minus, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang i-add back para makuha mo na ang total equity excluding the subscription receivable. So ayan na. Ano ngayon na? Step 1 pa lang yun. Okay. After mo magawa ang step 1, punta ka na sa step number 2. Ano ang step number 2? Kukunin mo sino-sino or ilan yung shares na entitled tumanggap ng dividends. Kasi kung ilan ang shares na entitled tumanggap ng dividends, sila lang din ang entitled tumanggap kapag si company ay nag-liquidate na. Uha, ngayon, reviewin natin sino-sino na nga ang entitled tumanggap ng dividends, yung tinatawag natin na outstanding shares at yung tinatawag natin na subscribe shares. Sila ang entitled tumanggap ng dividends. Kaya lang, inaasahan natin na papahirapan tayo ng problem, so hindi niya ibibigay yung outstanding shares. Ngayon, kapag ang number of outstanding shares hindi niya nabigay, paano natin siyang gagawin? Sisimulan mo yan sa authorized number of shares. Sino na nga yung authorized number of shares? Ito yung mga shares na pwede mong ibenta. Pinahintulutan ka ng SEC na ibenta. Mula sa authorized shares, ibabawas mo yung unissued shares. Yung mga shares na never mo pang nabenta. So authorized minus unissued, ang lalabas dyan ay yung issued shares. Ang issued shares, yan yung mga shares na nabenta mo na. Lahat ng shares na nabenta mo na, regardless kung nakaninong mga kamay. Bawas mo dyan yung mga treasury shares. Shares na nabenta mo na, pero nabawi mo. Ang lalabas dyan ay yung outstanding shares. Shares na nabenta mo at hindi mo nababawi, kaya nasa kamay ng iba. Idagdag mo dyan yung mga shares na napareserve, subscribe shares,
lalabas na yung number of shares na entitled, tumanggap ng pera upon liquidation of the company. Koha. So, yan yung step number 2 mo. Computation of the number of shares entitled to receive the dividend. Kasi sila lang din ang entitled to receive upon liquidation of the company. Koha. Okay, so after that, makukompute mo na ang book value per share sa ating first scenario. Paano mo rin gagawin? Kunin mo total equity without subscription receivable. That will be your numerator. Saan mo kukunin? Sa step number 1. Sa step number 1 mo kunin. Koha. I-divide mo siya na outstanding of subscribe. Saan mo kukunin? Mula sa step number 2. Para makuha mo na ang book value per share. Ano daw? Wala akong naintindihan, sir. Okay, kung wala kang naintindihan dyan, mabuti pa. I-try nating computin. Ha? For example, meron tayong problem. Okay, pakibasa muna. Wag na, ako na magbabasa. The equity balance of Nicole Company on December 31, 2023 are as follows. Meron siyang OS, 72. Meron siyang subscribe share capital, 12. Meron siyang subscription receivable, 400. Meron siyang treasury shares, 600. May RE, that will be 2 million. Bakgano daw ang book value per share? So, anong una mong titingnan? Anong formula? Anong sa tatlong formula ang gagamitin mo? Yung pure ordinary ba? Yung with preference na non-party? Or yung with preference na party? Obviously, sino dyan? Yung pure ordinary. Yung first formula mo. At mula sa ating first formula, ano na nga ang una mong gagawin? Tama. Kukunin mo muna ang total equity. Total equity excluding the subscription receivable. So, gawin natin. Okay, so total equity. Given ba ang total shareholders equity or hindi? Given or not given? So dito siya papasok. Hindi given ang total shareholders equity. Binigyan kanya ng composition ng total ng shareholders equity pero hindi niya binigay ang total shareholders equity. So, anong gagawin mo? Compute mo total shareholders equity. So, mula sa binigay niya, sino dyan ang bubuo sa yung total shareholders equity. Sasama ba yung 7-2? Yes. Equity yan. Part yan ng what? Legal capital. Kasama ba dyan yung 1-2? Yes. Kasama yan. Part din yan ng legal capital. Isasama mo ba yung subscription receivable? The answer is no. Diba, usapan natin, kapag book value per share ang pinag-uusapan, subscription receivable is always treated as current asset and not as equity. Isasama mo ba ang treasury shares? Yes, kaya lang contra equity yan. Isasama mo siya, kaya lang as a deduction. Isasama mo ba retained earnings? Yes, nasa group number 3 yan, retained earnings. So, after mo makuha ang total composition, mabubuo mo na, i-total mo na. Let's try. 7-2 plus 1-2 minus 600 plus 200. 2 million. Total equity mo is 9,800,000. Koha. After mo matapos ang formula, ang step number 1, gamitin mo na ang step number 2. Ano na nga step number 2? Alamin mo sino ang entitled tumanggap upon liquidation. Si outstanding at si subscribe. Okay, binigay ba yung number of outstanding shares? The answer is no.
So kung hindi binigay yung number of outstanding shares, kailangan mo siyang compute-in. Paano mo na nga mako-compute? So number of shares na issued, ilan yung number of shares na issued? 72,000 ang na-issue mo, ang nabenta mo. Mula sa 72 na nabenta mo, 4,000 dyan, ang iyong nabawi. So, ilan ang number of shares na nabenta mo, pero nasa kamay ng, hindi mo nabawi, tas nasa kamay ng ibang tao? Ilan ang number of shares outstanding? 72 minus 4, that will be 68,000. Kaya lang, yung outstanding na ba ang entitled? No, entitled din tumanggap si subscribe. Kaya ang total number of shares entitled tumanggap, 62 plus 12, that will be 80,000. 80,000 shares. So, after mo magawa ang step number 2, last step mo na, kunin mo na ang book value per share. So, total shareholders equity, excluding subscription receivable, 98. So, di ba, yung total shareholders equity mo, assets, after bawasan ng liabilities, shareholders equity, na ibabalik sa mga shareholders. Ngayon, sa 98 na yan, ilan sila dyan maghahati-hati? Yung number of shares entitled tumanggap na 80,000. So, kada isang pirasong share, magkano ang tatanggapin upon liquidation? 122.5. Yan ang tinatawag na book value per share. Okay. Ikaw ba ay nakakasunod? Hindi, sir. Good. Okay lang yan. Meron ka pang huling pagkakataon para patunayan na nasa tamang landas ka. Charot. Okay. Number two. Pakibasa mo muna. Bigyan kita ng ilang segundo para basahin ang question number two. Okay, hindi mo binasa, tama? Yes, sir. Okay lang yun. Basahin ko na rin. Okay, meron ka dyan si Christine Company at ito daw yung bumubuo sa kanyang shareholders equity. Kuha. May share capital siya, may subscribe share capital, may share premium, may subscription receivable, may RE, may RS, isang OCI items. May OCI item pa siya. Tapos meron siyang TS. Kaya ang total equity niya, 9.2. Magkano ang book value per share? Magkano ang magiging book value per share? So, ang unang step mo? Ayan na naman. Siguro naman, memorize mo na ito. Tama. Compute the total equity, excluding the subscription receivable. Okay. So, sa problem natin, sino siya dyan? Not given or given? Tama. Ano? Given. Tama. Ayan o. Binigay niya ang total shareholders equity. Ngayon, kapag given, anong gagawin mo? Kailangan mo pang i-exclude ang subscription receivable. Paano mo na nga i-exclude? Kung ang subscription receivable, sinama niya as a deduction, tapos gusto mong alisin yung nakadeduct, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang i-add back. Very good. So, add back natin. 92. I-add back mo yung subscription receivable na 800. Ang total equity mo, excluding the subscription, correct. 10 million. 10 million. I-divide mo siya ng number of shares entitled tumanggap ng dividends. At ano na nga yun? Outstanding plus subscribe. Kukunin mo ang outstanding at subscribe.
Kaya lang, hindi ganun kadali ang buhay, tama. Hindi niya ibibigay sa'yo yung outstanding, kaya compitin mo yung outstanding. Paano mo naman kukompita ang outstanding? Kunin mo muna ang number of share. You should. Okay, ilan yung shares na na-issue mo? Correct. Number of share issued is 100,000. Okay. Ito yung mga number of shares na natinda mo. Ano kailangan mong gawin? Ibawas mo dyan yung mga shares na nabawi mo. Ilan sa 100. So, 100 na nabenta mo, ilan dyan ang nabawi mo? Tama. Nabawi mo yung 10,000. Kaya, ilan lang yung number of shares na natinda mo at hindi mo nabawi. Kaya, nasa kamay ng ibang tao. Tama. 90,000 ang outstanding. Ngayon, yung outstanding lang ba ang entitled tumanggap? Hindi. Entitled din tumanggap yung mga what? Subscribe. Yung mga shares na napareserve. Ngayon, ilan ang number of share subscribe? Meron ba? Yes! Ilan? Ah, may subscribe share capital eh. Ngayon, hindi sinabi kung ilan yung number of share na nasubscribe. Tama. Pero alam mong may nasubscribe kasi may subscribe share capital. Ngayon, paano mo makukuha ang number of share subscribe? So, kailangan mo siyang i-work back. Okay, tuwing kailan ka na nga nagkakaroon ng subscribe share capital? Kapag merong shares na na-subscribe. At ano na nga ang measurement ng subscribe share capital account? It is measured at par value. Tapos, kailan siya nag-a-arise? Sinabi mo na nga, sir, ang kulit mo. Kapag may nag-subscribe. Ngayon, kung ang subscribe share capital mo ay amounted to 2 million, tapos measured siya at 40 pesos per, ilan ang number of shares na kailangan mong ipasubscribe para makabuo ka ng subscribe share capital na 2 million? So, work back mo to. Anong amount ang kailangan mong i-multiply sa 40 para makabuo ka ng 2 million? So, 2 million divided by 40, that will be 50,000 shares. Kuha. So, 50,000 shares ang yung napasubscribe. Kaya, outstanding plus subscribe ang entitled tumanggap ng dividends. Or, sila na rin ang entitled tumanggap upon liquidation, 140 pieces. So, yung 10 million na matatanggap ng mga shareholders, ilan sila dyan maghahati-hati? 140. Kaya, kada isang perasong shares, makakatanggap ng magkano? Yan, tama. 71.43 pesos. Answer na natin po, letter C.